Maraming kapistahan na may kinalaman sa pananampalataya ang kadalasang ipinagdiriwang ng mga Katoliko dito sa atin sa Pilipinas, gayon din sa mga bansa katulad ng Mexico at ang Spain. Kaya madalas, kapag nagkakaroon ng kapistahan o festival sa mga lugar natin, ay mayroong kadalasang santong ipinipresenta o sinisimbolo ang mga deboto sa mga lugar. Isa na siguro sa nakilala dito ay ang kapistahan ng pagoda sa probinsya ng Bulacan. Subalit, mas nakilala ang pagoda noong nagkaroon ng trahedya noong taong 1993 na kumitil sa mahigit 200 katao o deboto. Pero, alam niyo ba na ang sikat na prosesyon sa Naga City sa Bicol Region na tinatawag na Feast of Peña Francia ay may malagim na trahedya ring nangyari noong taong 1972 habang ipinaparada ang Nuestra Señora de Peña Francia sa lugar na ito. Ang malaking tandang pananong natin, ano ang nangyaring trahedya habang ipinaparada ang puon ng Peña Francia? Bakit kumitil ang nasabing trahedya ng 138 na deboto ng senyora? Yan ang ating hahalungkatin sa ating bagong kwento. Pero bago ang lahat, classmate, kundi ka pa kasama sa tropa, kailangan pa bang i-memorize yan? Subscribe mo na yan. It's me, Tito Chow, makinig at mamangha. Ang Peña Francia Festival ay isang pagdiriwang na ginaganap sa Naga City sa Bicol Region. Taon-taon tuwing sasapit ang buwan ng September ay abala na sa paghahanda ang mga tao at deboto sa papalapit na kapistahan ng Nuestra Señora de Peña Francia o tinatawag din na ina ng mga taga dito. Ang kaugaliang ito o pagpaparada ay sinasabing ginaya pa natin sa paraan na ginagawa sa Spain. Mayroong inilalaan na siyam na araw na pagnonobena ang mga deboto dito at libo-libo ring mga turista ang dumarayo sa Naga City para masaksihan ang masaya at engrandeng pagdiriwang. Hindi mahulugang karayom ang laging nagiging sitwasyon sa malaking pagdiriwang na ito. May iba't ibang mga banda rin na lalong nagpapabuhay sa pista, mga iba't ibang programa at kasiyahan na mag-aaliw sa'yo habang nanonood dito. Dahil sa kilala ang festival na ito sa buong Pilipinas, marami rin mga media ang pumupunta dito para masaksihan ang nasabing prosesyon at ipalabas sa mga telebisyon. Ngayon, babalikan natin ang taong 1972. Sa pagtungtong pa lamang ng unang mga araw ng Agosto ay abala na ang mga mamamayan ng Naga City sa pagpaparada ng Nuestra Señora de Peña Francia. Kadalasan kasi ay pinagdiriwang ang pista o festival sa ikatlong linggo ng buwan ng Setyembre. Nung sumapit ang September 16, 1972, araw ng Sabado, ay ang oras na hinihintay ng lahat para sa magarbong selebrasyon. Mula sa kanyang shrine ay inilibot ang Peña Francia kung saan ay babaybayin nila ang Naga River. Ang imahe ng Peña Francia ay isinasakay sa barge o bangka na puno ng mga palamuti at mga bulaklak na talagang nakakaayang tignan at damang-dama mo talaga ang saya ng isang pista. May mga bangka din na umaalalay o nakabuntot sa bangkang sinasakyan ng imahe. Sakay naman ng ilang mga bangka ang maraming mga deboto o mga kaperian at sinasamahan ang senyora sa kanyang tinatawag na fluvial procession. Samantala, ang mga taong nasa pampang naman ay kanya-kanya na ng mga paraan para makita o masilayan na maganda ang pagdaan ng inang senyora. Ang iba ay nakatungtong sa mga matataas na mga bagay o bakod at iba pang diskarte para makita ang prosesyon ng mas malinaw. Sa kabilang banda, mayroong isang spot na talagang makikita mo ang magandang view ng pagdaan ng Peña Francia buhat sa ilog. At ito ay isang tulay na kung tawagin natin ay Colgante Bridge. Ang tulay na ito ay tulay ng ilog na dinadaanan ng mga tao at mayroon ding kalaparan ang tulay na ito. Buhat dito ay makikita mo sa ilalim ng tulay o sa mismong ilog ang magandang view sa pagdaan ng Nuestra Señora de Peña Francia. Napakagandang spot para sa mga photographer at media na kumukover noon sa malaking pista. Noong araw na yon ay napuno ng tao ang sinasabing Colgante Bridge. Mga mamamahayag, deboto, bata at matanda,
lalaki at babae ay masayang nag-aabang sa papalapit na ina nang hindi alam na ang masaya at magandang pwesto nilang ito sa panonood ng isang parada ay may kapalit palang isang nakakagulat na trahedya. Dahil kasi sa overloaded na tao sa tulay na ito, nagawa lamang noon sa mga kahoy, ay biglang gumuho ito at nalaglag ang mga taong nasa ibabaw ng tulay sa isang ilog. Dahil sa pagkakalaglag ng mga tao sa Naga River, ang ilan dito ay nawalan ng malay at nalunod. Maraming mga tao ang nadaganan ng mga kahoy buhat sa tulay at marami din ang nadaganan ng mga kapwa deboto na nahulog din dito. Nabigla ang lahat sa nakakakilabot na pangyayaring ito. Dahil sa naganap na pagguho ng Colgante Bridge ay mabilis na kumilos ang iba para magligtas ng mga nalulunod sa nasabing ilog. Ang mga bangka na nasa Pampang ay mabilis na pinaandar ng mga may-ari nito at sinubukang magsalba ng buhay sa abot ng kanilang makakaya. Ang mga taong naiahon sa gumuhong tulay ay kaagad na dinala sa iba't ibang mga ospital dito. Ang iba naman na hindi na pinalad na mabuhay pa ay inihilera sa isang maayos na lugar. Nagulat ang mga tao sa nangyari at hindi makapaniwala sa dami ng mga taong nasugatan at nawalan ng buhay sa pagkawasak ng tinutungtuan nilang isang tulay. Kahit ang ilang mga media ay hindi nakalusot sa nasabing disgrasya. Isa sa mga nasawi ay ang isang tao na may pangalang Santiago Ojeda. Noong matapos ang trahedya ay nakita nila ang isang voice recorder na pagmamay-ari ni Ojeda. At noong i-play nila ito ay ganito ang kanilang narinig. Ngayon ay may nararamdaman akong konting pagyanig ng tulay. Natatakot ako na baka hindi makayanan ng tulay at gumuho ito. At matapos nga ang salitang yon ay gumuho nga ang tulay ng Colgante. Ayon pa man, ayon sa mga nakasaksi, ay may narinig muna silang tila isang malakas na tunog bago mag-collapse ang nasabing tulay. Maaring ito ay ang pagkabali ng mga kahoy dahil sa labis na bigat ng mga tao. Nagkaroon naman ng mga usapan na maaring ang nagpadagdag ng bilang ng mga nasawi ay hindi lamang ang pagkadagan o pagkaguho. Gayon din ang sinasabing pagkakakuryente daw ng mga ito dahil sa naputol na kable ng kuryente. Sa kabuuan ay mayroong 138 na mga katao ang nawalan ng buhay sa araw ng pagdiriwang ng Nuestra Señora de Peña Francia. At mula noon ay pinalitan na ng mas matibay ang Colgante Bridge na gawa na ngayon sa konkreto. Hindi talaga natin maiiwasan ang trahedya. Kailangan lang talaga natin na maging mapagmatyag sa mga ganitong sitwasyon. Ngayon, sino sa inyo ang nakapunta na ng Naga City? At sino sa inyo ang may alam ng kwentong ito? Paki-comment naman po sa ating comment section. Maraming salamat po.